subscribe. Maganda kasi more on details. And then ang problema lang niya issue is kanyang strap. Yung strap niya is kakabitan pa. So namili na tayo ng strap para doon. Ang sabi ko sa kanya, kailangan natin sukatin kasi malaki po yung hinaharap niya. Baka mamaya biglang hindi kinaya ng strap kung maliit lang yung strap na ilalagay natin. Oh. And then make sure na maayos yung pagkatahe. Oo, kasi ayoko naman din mapahiya yung bride sa maraming tao nandoon. Hi sis, welcome back to our channel. Ang inyong kasis, Gwen Angel. For today's video, so bakas, ito na yung part 2 ng ating video. Oo. So this time naman, dahil nga nakabili na tayo ng gown ni bride, so ito naman yung suit naman ni groom. Soon to be groom, ayan, oo. So marami na akong nakitang mga color and design. Dahil ang pagkakaalam ko, magtutuxedo daw si groom. So, yung unang visit namin doon, naghanap na ako, tumingin ako ng mga tuxedo o mga design ng mga suit doon. Kaya, ang gusto ko lang mangyari is, kailangan i-fit din ni groom yung mga tuxedo nando doon para makita natin yung maging output ng damit sa pagsuot niya na. So, ito na nga. So, apat yung napagpilian ko. Meron tayong blue, dark blue, navy blue, light gray blue, parang gano'n, and light blue. Oo. So, apat po yung pinasukan natin sa kanya. And then, sabi ko nga, isuotin mo na yung bottay. Oo. Para malaman natin kung magbabagay o hindi. At para malaman natin kung magandang tignan. And then, dahil suot mo nga, yung magiging tuxedo. So, doon natin malalaman kung ano yung bagay para sa'yo. So, lahat po yung apat na yan, pinasuot natin sa kanya from 1 hanggang 2 hanggang 3 hanggang 4. Oo. Dahil nga, ang katawan ni groom ay medium lang, small lang. So, sakto-sakto lahat ng mga suit na nandoon ay medium, small and medium yung size. May mga large din mga kasis dahil nga malitong katawan ni groom. So, sakto-sakto lang din. Hindi naman totaling sakto. May allowance pa rin. Oo, kasi nga maglo-long sleeve pa siya. So, lahat ng mga susuotin nila ay ako rin pumili. Oo, from the bride hanggang dun sa groom. Pati yung pamalit mga kasis, meron din tayong pamalit dyan. So, after ng wedding gown niya, meron tayong pamalit. Pagdating dun sa reception, oo. So, ayan, papakita ko sa inyo yung mga suit na suot ni groom. Third ata ko yung pantalon. Ah, okay, opo. Sa ano po pala, February 25 ang wedding. Okay. September. Oo, syempre. So. Nakita mo ng buo. Dapat pinasuot na natin. Kaya lang yung pantalon. Okay lang po ba? Makakaupo ka. Sakto pati pantalon na. Ay, upo ka po doon ah. Sa sofa. Hindi ba may ipit? Maluwag yung pantalon. Upo ka. Eh, parang body fit na sa'yo yan eh. Paano pag kumain ka pa? Kasi sexy siya. Sexy siya dyan. Ang sleeve, although makapal din yung panloob mo kasi, baka masikip. Try mo tong isa. Yung pantalon. Ako din kasi marami na din akong nakikita ang mga ano. May tatlong button nga siya. Ayan. Parang kasing laki yan. Oo. Kasing laki siya nung una niyang. Usog ka dun. Di na tinanggal yung botay, di ba? Diyan lang yan! Pero nang imagine kasi. Oo. Ay, ganda din. Sa lahat naman bagay sa inyo, sir, kasi ano eh. Yung katawan niya kasi. Oo. Katawan niya kasi yan. Iba sa katawan namin. Tumataba kami. I-close mo yan. Ano ba ganda din to? Hindi, meron kasi talagang bagayan din sa mga ganyan. Maganda rin to. Mas feel ko to. Ay, yung pantalon. Eh, sukatin mo. Na yung pantalon. Para, ano? Kasi yung pantalon mukhang maganda rin yung ano niya, fitting sa inyo.
Kasi mas maganda kasi yung ma-fit niya na kaysa dun sa nakikita lang namin. Totoo yan. Kaya nga dapat yung nagpo kami dito. Parang gusto ko sa iyo, ma'am. Ito. Adjust mo. Baka may naipit na yan. Ayan mo. Sukatin mo to. Maganda yan. So, pwede naman kung sakaling pagbalik namin kailan? I-pick up nyo na yun eh. 20 kailan? 28 sana kasi nagkaroon ako ng pasok. Baka either 29 ko siya puntahan. Pwede lang. Tapos sa 29 ko sakali, pwede na namin kung available pa to. Sukat sa akin. Oo, oh, wait lang. Ito na ba yun? Parang feel ko maganda na to. Correct. Ito yung saka mo na lang. Hindi, dapat nga kuhanin mo. Kung magugustuhan mo na, para sabay-sabay mo nang ma-pick up, maipaayos na natin, maipa-dry clean na natin. Kasi yun sabi ko pabalik. Umalis kami kahapon, tingnan namin yung venue. Maganda yung malaki, venue. So, malaking venue. Ay, di maganda yung gown mo doon pag malaki. Ay, sinabi niyo po. Kaya bagay na bagay doon. Saan? Anong ano po? Mahogany. Saan? Sa mahogany? Maluwag po yung yung hall mismo. Oh, di ba? Ang ganda. Oo. Oh. Ah, balik nga tayo. Ikaw nga doon. Ako dito. Ay, bagay din yan. Patingin? Okay din siya. Okay, maganda. Nagmukha kang bata dyan. Sa kulay ng damit na yan. Yan, at saka eto talaga. Eto, mas, ano ko rin, kung ako tatanungin, ihingin sa akin ang suggestion. Eto. Yan, tapos yan. Kasi enos na eh. Kasi tereng, ganyan. Ay, mag-run pala to. Sige, punta ka nga din sa salamin. Okay na rin naman. Yun ba yun? Yan yung pangalawa, di ba? Lagi kasi may gitna ko naka-picture. Yung botay. Ayusin mo na yung botay mo naman. Ayusin mo na, sir, yung mask mo muna para maganda. Yun. Okay na yun. Talikod. Ayan, okay yung tayo niya. Okay na yan. Okay na yan. Lakad ka nga doon. Lakad ka doon. Okay. Okay. Okay sa akin to. Lakad ka punta dito. Oy, lakad ka papunta dito. At saka yung shake pa. Okay na yun. Lakad ka dito. Lakad ka na dito. Okay. So, ayan mga kasis, nakita niya naman, pinasukatan natin sa kanya yung mga tuxedo. So, meron niyang hindi niya gusto, oo. Pero yung isa kasi gusto niya, kaya lang, hindi nung meron na dun sa kanyang botay. So, napili natin is parang navy blue. Oo. So, maganda yung navy blue. So, habang nagsusukat si groom, tingin-tingin ang lola niyo ng gown pamalit. So, meron na naman ako nakitang apat kasi doon. Although, nakita ko na siya nung nakaraan. And then, gusto ko lang din makita yung overall. Oh. So, sabi ko, ikaw ba meron ka ng pamalit sa iyong gown? Kasi hindi ka naman makakasayaw pag susot mo yung malaki mong ball gown. So, kailangan mo pa rin mag-replace sa iyong wedding day. So, once in a lifetime lang yan. So, itodo na natin yung gastos. Tutodo na natin yung susuotin. Dahil after nyan, tapos na ang ating mga gastusin. So, ayun na nga. Merong apat doon na parang mini-dress lang naman. Pero maganda rin, marami din details. So, nagsuggest si ate na meron siyang isa pang gown na nakatago sa baba. So, ayun, pinakita niya sa akin. Yung hinawakan ko siya, nakita ko yung details. So, ang ganda. Siya naman, itong damit ay parang spaghetti naman. Okay yun. Oo, kasi maliit lang naman din yung dress. Pero more on details. Back to back yung details niya, mga kasis. O, tinanong na natin yung presyo. So, hindi ko na sasabihin kasi medyo pricey din yung price. Ganun din ang tuxedo kasi isang set na yun. Oo, sa tuxedo. Pinatanggal ko lang yun dito. Ay, aking tattoo. Pinatanggal ko lang yun dito dahil pinalitan natin ng olive green. Kasi po, olive green po yung motif nila. And then yung botay. So, may sarili na kami yung botay. Yung dito lang, yung parang maliit na bulsa. Pinapapalitan ko yun. And then, yung pamalit ni bride.
maganda kasi more on details. And then, ang problema lang niya is yung kanyang strap. Yung strap niya is kakabitan pa. So, namili na tayo ng strap para doon. Ang sabi ko sa kanya, kailangan natin sukatin kasi malaki po yung hinaharap niya. Baka mamaya biglang hindi kinaya ng strap kung maliit lang yung strap na ilalagay natin. Oh. And then, make sure na maayos yung pagkatahe. Oo, kasi ayoko naman din mapahiya yung bride sa maraming tao nandoon dahil nga po eh baka bigla napatid yung strap. So okay naman sa amin naman daw ni ate, gagawin niya ng aayusin niya yung pag-repair niyon. Talikod ka nga, hindi kita mo ka. Yung side view lang pero nakaganon lang. Sa akin, okay na yan. Palalagyan lang natin ng strap para hindi bumigat yung pakwan. Kasi po, ano, yung rent, yung nakuha namin venue, may second floor po. So, talagang napaka-vintage talaga ng pagbaba sa hagdanan. Harap ka nga. Lakad ka pali tayo. Sa venue to, hindi naman sa ano sa... Kailangan mag-edo doon yan. Mm. Ha? Mm-mm. Ayaw mo? Ito wag. Sasayaw kayo yata. Oh. May sayaw eh. Parang nakabuela si mama. Kasi kung nakas ang haba-haba ni sir. Nakita na ba ni sir? Hindi pa. Siguro sa picture lang. Hindi nga nakita. Huwag mo nang tignan doon ka sa kabilang bahay. Sa venue, mahihirapan si ma'am. At saka ikaw pati sir, ano-ano ka doon. Siyempre, mag-e-effort ka. Ikaw mag-bibit-bit ng gown niya. Mahaba yan eh. Oo, taas pa po. Kasi ano, nakikita yung anong ilaman. So, sakto na po yun. Gano'ng kalapad po yung ano, strap? Ikaw, anong gusto nyo? Ganito ba kalapad na? Or yung parang bilog lang siya? Ah, bilog lang siya. Parang hindi siya masyadong kita. Or gusto nyo naman mas medyo... Pwede na to. Pwede na yun, yan ang mismo. May bra pa lang si kasi siya. Kailangan. Okay na to sa'yo? Okay. Di masyado. Kasi na, ano ng design, ng details. Kaya nga kahit malaki tiyan mo, okay na yung buong leksyon. Hindi halata. Kasi yung details. Pero yung string po sa likod, isang haba po, no? Kasi cut pala to, ano no? Ano pa rin ito, mama? Patunod nung ginawa natin na medyo malapad ito, ha? Malapad. Malapad? O yan, parang ganyan na din ka lang. Tapos dito lang din tayo magdadagdag din tayo ng look. Dito rin tayo magtatakip. Opo. Pero buo po yung tali. Bubong haba. Mahaba. Okay. Ahabaan natin yan. Asa na ba yung patunod nito? Eto yan, o. Ganyan yan, kalapad. Pag inano mo yan dyan, parang takip din naman yan. Kalalapasin. So, bali yun na po yung lapad na yung ilalagay natin. Wala, ganun na po. Para sigurado na ako na hindi aano. Pero yung nakasiksik po sa likod niya, tatanggalin na po yan. Oh, tatanggalin na po natin yan. Wala na yan. Wala na. Dito, kumbaga, ilalagay na natin yan dito. Para matatapos. Okay na. Naisip mo na yung ano, kalalabasan yan. After nyo, huwag mo na ipahiram kung kahit kanino, ah.
So, nakapagpili na tayo ng tuxedo, nakapili na tayo ng isa pang other gal. So, binayaran na natin yon. And then, dahil nga, nagbayad tayo ng, tawag dito, ano ba yun? Dry clean, ang tawag ba dun? Basta yun. Ipapa-dry clean natin yun ng gown. So, wala na kayong binayaran dun sa tuxedo at saka dun sa isa pang pangalawang gown. Kasama na siya dun sa package dun sa isang wedding gown. So, ang binayaran namin yung suit na lang at saka yung gown na pangalawa. Pero yung paglalagyan nun at saka dry clean kasama dun sa una naming gown na binili. So, libre na lahat. Oo. Kasi tinanong ko kagad kay ate kung after nito, pipikapin namin itong mga gown na to, saan po ito nakalagay? Usually, ganoon naman eh. Alam naman nakalagay sa plastic o nakalagay sa paper bag o nakalagay sa box. So, kailangan ko malaman kung saan nakalagay yung paglalagyan ng mga gown na to. Kasi syempre, after naman nilang suotin yan, itatago na yan. So, kailangan din kahit itago yan to make sure na safe pa din yung mga damit na sinuot ng groom and bride. Oo, so yun na nga mga kasis, napakita ko na sa inyo yung mga groom, damit ni groom, at yung ating pamalit na gown. So yun po, maraming salamat, sinamahan nyo ako sa ating video today. So ayan, so malapit na po yung ganap, next month na po, so marami pa tayong mga aasikasuhin kasi wala pa po yung mga souvenir, hindi pa dumarating yung mga damit na mga abay, at saka yung mga gown na mga bata. So talagang busy po tayo itong month na to. So yun lang mga kasis, maraming salamat po. So don't forget like, share, at subscribe.